Hinala ng ilang grupo sa mga probinsyang walang price ceiling na pupunta ang mga ipinararating na murang baboy ng Department of Agriculture. Yan daw ang posibleng dahilan kung kaya ang mga pamilihan sa Metro Manila na dapat talagang bagsakan ng supply ang nagdurusa. Narito po ang aking report. Noong nakaraang linggo, nakakuha ng murang pork supply ang meat dealer na si Stephen mula sa Department of Agriculture. Naibenta niya ito sa mga retailer sa palengke sa wholesale price na 230 pesos kada kilo. Hindi na ito naulit. Araw-araw sana, maganda. Bakit po? Eh, siyempre doon ka naman, doon kakikita kasi mababa yun eh. Nagtitiis po kami ng, bumibili po kami ng mahal para ibenta namin ng mababa. Kung 165 pesos kasi kada kilo ang pinaparating ng DA mula sa Mindanao sa karaniwan nilang supplier sa farm, 180 pesos kada kilo ang bili nila. Kung nakaranas minsan si Stephen, ang mga miyembro raw ng Manila Meat Dealers Association, ni anino ng mga baboy na pinaparating ng DA, hindi nila nakita. Kaya tingin ni Ricardo Chan ng Manila Meat Dealers Association, mga malalaking meat dealer ang nakinabang dito. Ang parehong grupo na dahil umano sa pananamantala, sinisinuo ng Department of Agriculture sa pagsipa ng presyo ng baboy. Ang talaga nakakabili lang dyan ng baboy sa Mindanao, yun yung malalaking trader, yan ang kumikita. Yan yung sinasabi ni Sekretary, nagpapataas ng baboy. Sabi ni Chan, sa mga probinsya sa Luzon kung saan walang price ceiling, dinadala ang mga pinaparating ng DA na baboy. Ito rin ang suspecha ng grupong sinag. Hindi naman yung lahat ng produce ng Bisaya, Mindanao, dinadala lang sa Metro Manila. Kumukuha rin ang Bulacan, kumukuha yung Pangasinan, kumukuha yung Tarlac, kumukuha yung other area. Hindi maibigay ng DA main office kung sino ang mga meat trader dahil regional offices daw ang kumakausap sa mga ito. Hindi rin nila diretsahang sinagot ang suspetsyang malalaking meat dealer ang namimili ng mga murang baboy ng DA at dinadala ang mga ito sa labas ng Metro Manila. Dapat kasi sa Metro Manila ibagsak ang supply dahil kung hindi, wala silang makukuhang transport subsidy. Hindi mababayaran yung mga nagdadala ng baboy dito kung hindi destination Metro Manila. Namomonitor niyo ba, sir? Kung talagang Manila, yung kanilang pinagdadalhan? Kagaya nung yung pinuntahan natin sa Vitas, so ang destination nun ay Metro Manila. It was announced by the Secretary na ang destination eventually nun ay Quezon City. Muntinlupa Market ang isa sa mga binanggit ng DA na pinagbagsakan ng mga pinarating nilang murang baboy. Pero mismong market administrator ang nagsabi, walang tindang baboy dito na galing sa DA. Kaya higit pa rin sa price ceiling ang presyuhan dahil mahal pa rin ang puhunan. So far, wala pang nakakarating na karning baboy dito sa amin nang galing sa ibang probinsya na sinasabi ng Department of Agriculture. Majority ay galing sa Batangas. Welcome addition yan sa amin, lalo na kung ito ay mura. Kasi talagang mahal ang kuha ng mga dealers natin ng mga baboy. Sa Divisoria Market, pinipilit ng mga tindera na sumunod sa price cap. Pero para magawa ito, wala na silang halos kita dahil mahal na nga ang puhunan, matumal pa ang bentahan. Di naman nagbago. Bago lang, mga 5 piso. Ganun lang. Kahit konti, magtsatsaga ka. Sa Murphy at Muñoz Market sa Quezon City, may mga pwestong nagsara na dahil hindi na mabawi ang mataas na puhunan. Kasi usually, ma'am, yung mga dealer na yan, may mga pwesto rin yan eh. So ba naman, ibibigay mo pa sa tao eh, nandyan ka na nga sa puno, di ba? Kami ngayon ang naiipit, kami na mga retailer. Tinawagan at pinadalhan namin ng text message ang opisyal ng DA na makakasagot kung bakit hindi pa rin ramdam sa mga palengke ang 230 pesos wholesale price pero hindi pa siya sumasagot.